Hi guys! Welcome back sa ating channel. For today's video, ang i-share ko naman sa inyo is all about repotting. Napakasimple guys ng definition ni Mr. Google sa repot. Ito daw ay to put a plant into another pot. Pero alam nyo ba na ang simpleng pagre-repot ay pwedeng maka-apekto sa growth ng inyong mga halaman? Ano nga ba yung mga reasons kung bakit tayo magre-repot ng ating mga halaman? Number one guys is to promote growth sa ating plant. Yun ang unang-unang reason kung bakit tayo magre-repot ng ating mga halaman para madagdagan or magkaroon pa ng improvement yung ating mga halaman. Second reason is kung ito ay pot-bound na. Pag sinabi guys na pot-bound, is sobrang dami na ng roots or halos roots na yung nasa pot natin. Paano natin guys matche-check kung ang ating mga halaman ay pot-bound na? Pwede natin siyang i-check through sa pagtingin doon sa pinakailalim ng ating pot. Kapag yung mga roots nila ay lumalabas na doon sa pinaka-hole or doon sa pinaka-drainage ng inyong pot, may mga ugat na lumalabas na dyan, ibig sabihin guys, pot-bound na sila. Kasi hindi na sila sumasakop doon sa paso nila, kaya may mga ugat na lumalabas doon sa pinaka-hole nila. And pwede din guys na hindi naman itong mga halaman ito na nagpo-produce ng aerial roots, pero doon sa pinaka-base ng inyong paso or ng potting mix ay may mga ugat na din na lumalabas. Yun guys, indication na yon na pot-bound na and kailangan nyo na silang i-repot. Kasi pag ganun guys ang case ng inyong halaman ay posible na hindi na sa paglago ang kanilang ganahin kundi utay-utay na sila na mababawasan or utay-utay na rin na malalagas yung iba nilang dahon kasi wala na silang nutrients na nakukuha doon sa potting mix kasi halos ugat na nga lang sila lahat. Ang number 3 guys na reason kung bakit tayo nagre-repot ay para palitan ang ating mga potting mix. Bakit ba natin talaga kailangan na magpalit ng potting mix? Una guys, kung ito ay kita natin na medyo matigas na and yun ang senyales na lack of nutrients na yung mga lupa na meron dun sa ating pot. So yun ang senyales or yun ang time na magre-repot na kayo ng inyong mga halaman. Yun guys ay kahit anong gawa nyong cultivate or bungkal dun sa lupa is talagang tuyot na siya or matigas na yung pinakalupa nila. And another one, kaya natin gustong palitan ang potting mix, ay dahil pest infested na or meron ng mga langgam or mga insect or pest yung ating mga potting mix, kaya gusto na din natin na palitan. Number 4 guys na reason kung bakit gusto nating mag-repot ay dahil hindi na suitable yung laki ng paso or yung size ng pot doon sa height or size ng ating mga halaman. Kaya gusto na rin natin na mag-repot. And number 5 na reasons kung bakit natin gustong mag-repot ay dahil gusto natin or nakakita tayo ng mas magandang pot para sa ating mga halaman. Ito guys ay yung kahit okay pa naman or maganda pa naman yung kanilang potting mix, hindi pa sila pot-bound and tama lang yung size ng halaman doon sa kanilang paso. Pero nakakita tayo guys ng mas magandang paso, kaya gusto nating magpalit ng mga paso. Pero ingat lang guys kasi may mga bagay tayo na kailangan i-consider sa pagre-repot. And ito yung mga bagay na dapat nating i-consider para magkaroon tayo ng successful na repotting ng ating mga halaman. Ito guys ay ang unang-una ay ang pot or yung paso na inyong gagamitin. Madami tayo guys na klase ng paso or pot na pwede nating pagpilian. Merong metallic, merong wooden planters, meron din namang ceramic or yung mga terracotta or clay pot and yung plastic pot. Yun guys ang ating mga pwedeng pagpilian na klase ng pot na ating gagamitin sa pagre-repot. Ang metallic guys na planters ay medyo hindi ko siya masasuggest na direct na i-repot nyo doon ang inyong halaman. Pwede siguro kung halimbawa nakalagay na siya sa isang terracotta pot and then ipapatong nyo lang siya doon sa metallic pot. Although magaganda ang design ng ating mga metallic
planters, ang disadvantage guys ng paggamit ng metallic planters is, alam naman natin ang metallic ay nag-aabsorb sila ng heat. Kapag sa metallic pot ninyo idinirect ang inyong mga halaman, ay mag-aabsorb siya ng heat na maaring maka-apekto sa ugat and then sa paglago ng inyong halaman. Kaya medyo hindi siya advisable na doon nyo siya direct na iripat. Ting naman guys doon sa ating mga wooden planters, ito naman ay yung mabilis ma-rot or mabulok yun dahil nga kahoy yung kanilang materyales na ginamit doon sa pot na yon. Same lang guys sa metallic na kung gusto nyo talaga na ang gamitin ay mga wooden planters, ay pwede nyo naman siyang itanim muna sa isang pot and then saka nyo siya ipaibabaw yung inyong wooden planters. And kapag didiligan nyo na lang sila, saka nyo tatanggalin doon sa pinaka wooden planters na inyong ginamit. So ang kalimitan na lang natin guys na laging pinagpipilian is kung terracotta pot ba or plastic pot ang ating gagamitin. Ang advantage guys ng terracotta pot or yung ating mga ceramic pot or clay pot, mas nakakatulong sila na magkaroon or mapabilis yung pag-drain ng ating mga tubig sa ating mga lupa. Kasi may characteristic ang mga terracotta pot na pagiging porosity nila or may mga pores kasi nga yun ay clay. Kaya kapag diniligan nyo, mabilis na mag-aabsorb or matutuyo yung ating mga tubig. Samantalang sa plastic pot, medyo matagal or hindi talaga nag-aabsorb ang ating mga plastic. Yun guys, kaya pag plastic pot ang gagamitin nyo, kailangan talaga ay alam nyo or lagi nyong i-check yung soil nila kapag totally drain na or 1 to 2 inch na dry yung soil, saka nyo lang sila didiligan. Unlike guys sa clay pot na kapag nakita na natin na tuyo na yung pinakaibabaw ng potting mix nila, pwede na ulit kayong magdilig kasi mabilis nga mag-absorb ang ating clay pot. And pagdating naman sa durability nila, ang terracotta pot is mas mabilis silang mabasag compare sa mga plastic pot. Kasi ang terracotta pot masagi lang ng kaunti or mapabagsak lang ng kaunti, talagang nababasag agad sila. Unlike ang plastic pot, medyo matibay compare sa terracotta pot. Pagdating naman sa presyo ng dalawang ito, mas mahal kalimitan ang terracotta pot compare sa mga plastic pot. And ganun din kung kagaya ko kayo na palipat-lipat lagi ang mga halaman, mas mai-suggest ko sa inyo na plastic pot ang inyong gamitin kasi ito ay lightweight or yung magaan lang pag inyong bubuhatin. Unlike syempre ang terracotta pot is medyo mabigat lalo na kung medyo malaki na yung size ng pot na inyong gagamitin. And isa pa guys sa dapat nating i-consider sa pagpili ng pot bukod kung ito ba ay terracotta or plastic ang ating gagamitin ay kung anong size or sukat naman ng paso or pot na ating gagamitin. Yun guys, kung halimbawa maliit pa lang naman yung inyong paso na pinanggalingan ng halaman, iriripat nyo siya guys 1 to 2 inches na mas malaki compared dun sa previous niyang pot. Pwedeng yung 1 to 2 inches ang luang ng bibig or yung diameter ng pot. Same din na 1 to 2 inches lang dapat ang increase ng height doon sa previous pot. Kasi pag sobrang laki ng pot na paglilipatan natin agad-agad sa kanila, inibago sila doon sa paglilipatan natin sa kanila. And at the same time, mas prone sila sa root rot. Kasi syempre, mas maluang yung paso, mas malaki yung mas madami yung potting mix na maiilagay natin sa kanila. And kapag diniligan natin sila, is mas matagal na magda-dry yung kanilang soil. Ang second naman guys na dapat natin i-consider sa pagre-repot ay yung mismong halaman na ating iriripat guys. Yun ang dapat natin i-consider. Kasi baka naman hindi pa stable ang ating halaman ay agad iriripat na din natin or okay pa naman siya doon sa kanyang potting mix. Pero meron naman tayo guys na mga halaman na medyo matagal na sa atin, stable na, and bigla na lang natin makikita na medyo bumabagal na yung growth nila or medyo parang hindi na sa palago yung gana nila
utay-utay na naglalagas yung dahon, yun guys ang isa sa palatandaan na pwede na din natin silang iripat. Number 3 guys na dapat nating i-consider sa ating pagriripat ay syempre ang ating potting mix na gagamitin. Dalawa naman lang guys ang karakteristik na dapat meron ang ating potting mix. Una guys, dapat ito ay airy or maganda yung aeration ng ating potting mix, or kung sa Tagalog, dapat buhaghag ang potting mix na ating gagamitin. And number 2 na karakteristik nila ay dapat may enough nutrients na makukuha yung ating mga halaman doon sa potting mix na gagamitin natin sa kanila. Usually guys ay garden soil and dry soil lang ang kalimitan nating potting mix. Pero ako guys, lagi ako nagsasama ng carbonized rice hull. Kasi ang carbonized rice hull, nagsisilbi silang antibacterial sa ating potting mix. Additional na lang guys, na kung halimbawa ang inyong halaman na iriripat ay medyo may pagka-succulent or yung cactus type na klase ng halaman, syempre ang kailangan dyan is yung parang siyang mabuhangin ang kanilang mga potting mix na gagamitin sa kanila, kasi ayaw ng mga succulents or cactus na nag-hold ng moist or matubig ang kanilang potting mix na gagamitin sa kanila. And then kung halimbawa ang inyong mga halaman na iriripat ay gusto naman nila yung medyo lagi silang moist or laging basa ang kanilang potting mix, kagaya ng mga kalataya or prayer plant, yon doon lang mag-iiba yung potting mix na inyong gagamitin. And ang number 4 last na dapat nating i-consider is yung time, kung anong oras ba tayo magriripat. Ang pinakamaganda na guys na magripat is early in the morning and late in the afternoon. Doon kasi sa oras na yan, hindi pa ganun katingkad ang sikat ng araw para ang halaman natin ay hindi na siya mainitan ng sobra, or yung pagkaripat natin is maiinitan agad. Kaya pinakamaganda na na oras ay sa umaga, early in the morning or late in the afternoon. Doon tayo guys magripat. And kung halimbawa naman ay cloudy or maulap ang panahon, so yun, pwede. Kahit anong oras ay pwede. Napaka-importante guys ng proseso ng pagriripat ng halaman sa magiging growth or kahihinatnan ng ating mga halaman na iriripat. Kasi dito guys nakasalalay kung magiging successful ba ang ating pagriripat or magdederederecho ba ang growth ng ating mga halaman na iniripat. Para magkaroon kayo ng idea, panoorin nyo yung video na yan kung saan nagripat ako ng aking mga varieties ng philodendron. Iba-iba guys na sukat ng halaman. Syempre iba-iba din na sukat ng paso ang ating gagamitin. Makikita nyo yan dyan kung paano ba ililipat, ano ang tamang pag-flip ng halaman, or anong tamang dapat gawin para maiangat natin sila doon sa kanilang previous na pot. Makikita nyo guys dyan, kaya panoorin nyo. And madami kayong matututunan dyan. So dito ko na guys, end ang ating video. Sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pakihit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na aking i-upload. Thank you and bye!